So, welcome mga lords dito sa ating YouTube channel. No, na-check ko yung ano natin, yung kapreryana natin. Yan, Harpaktira. So, ayan, napakaganda na ng kulay. Almost adult na sila. So, napansin ko na medyo sikip na sila dito sa kanilang enclosure. So, ayan, kasi mula pagkasling, dito ko na sila nilagay. Ang last molt ay June 2022. So, N7 na itong isa na to. At yung isa ay N8 na. Pero mas malaki itong N7. So ito yung dalawang females natin. Ayan. So mas dark tong kulay nitong isa. Ayan o. Sobrang ganda. So yung isa, mas mag-gold siya. Medyo mapusyaw yung kulay. Yun o. Nice. Itong isa, medyo dark naman yung kulay niya. I think mas maganda to. Gusto ko yung ganyan na kulay. So yun, ang gagawin natin ngayong araw na to, i-rehouse natin sila mga lords. Medyo sikip na kasi talaga. And soon, maibibreed na natin sila kasi meron tayo ditong male. Sure na male. Yan, dalawa. Medyo tinitipid ko pa sa kain to. Pero itong isa, yan, medyo botyog. Mas malaki itong isa na to compare dito. So, siguro pamamaturing ko na lang na una to. Pero nakasulat dito N5, hindi ko lang siguro na-record kung nag-molt ulit siya. So, ito nga pala si Palos. Yan, pinangalanan ng anak ko. Si Palos. Bali, lima to. Namatay nga pala yung isa. Apat na lang yung natira. And yung male natin, hindi ko na ito gagalawin. Hayaan ko na sila dyan. Dyan ko na sila pamamaturin. Ito na lang, dalawang females na to yung i-rehouse natin. Pero bago natin i-rehouse yan, ito muna yung request ni Sir Marlon Badiola. Shoutout sa'yo, sir. Ito yung ilang beses mo nang nire-request yung ventral ng ating Caribena versicolor na female. So ayan, medyo malabo lang. Pero siguro naman makikita. Ilalabas ko din sana yung isa. Kaso ano eh, bagong molt yung isa. So ayan, pasensya na, medyo malabo. Pero ayan oh, tingnan mo yung ventral niya. Yan, girl na girl. Pero payo ko lang, huwag kayong basta maniniwala sa ganito. Maliban na lang kung proven talaga. Kung proven talaga na female, ayan o, bukang-buka. Hindi siya 100% talaga. Unlike yung sinilip mo siya. Ayan o. Ayan, pagka nakaganyan, bukang-buka siya. Ayan yung ventral. Ito, proven female to kasi nakapag-egg sac na siya. Dito sa akin, and ayan. Yan yung nanay ng ating mga slings dito. Yan. Ilabas ko sana yung isa kaso kakamolt niya lang. So, ito yung isa na adult female natin. So, yun, nasilip ko kanina. Hindi ko siya mapalabas. Yung pala ay freshly molted. You know? Andun yung pinaka-exob niya sa dulo. So, yan. Hindi ko na siya nistorbo kasi fresh na fresh pa talaga. Kaya, yun. Yung isa na lang muna yung nasilip ko. So, ayun. Ito na. Yung ating Caribena versicolor. So, sana natuwa ka naman, Sir Marlon Badiola. Ito na yung request mo. Pasensya na kung sobrang natagalan. Kasi, mas naging busy ako ngayon bago yung trabaho. At, bukod sa busy, mas pagod ako. Kaya, hindi na nakakapag-vlog masyado. So, ayun. Proceed na tayo sa rehousing natin ito. Tara! So, ayun. Ito na nga yung mga gagamitin natin, mga lords. Hinugasan ko na. Ayan, kakahugas ko lang. Lipat natin sila dito sa ating medyo malaki-laking enclosure na to. So, ayan. Ayan, fresh na fresh. Kakahugas ko lang. Medyo dadamihan lang natin konti ang substrate. Ika nga nung iba ay need more substrate. Ayan, kasi itong mga baboon na to, ano sila, tawag dito, borrower sila. Yan, hilig nila maggawa ng tunnel, maghukay at magsapot ng yun, yung makakapal na sapot. Yan, parang yung isang inirehouse ko, yung Harpaktira Golden Black. So, inilipat ko na siya ng kanyang lalagyan. And, grabe, gumawa siya ng tunnel. So, hindi ko in-expect na ganun yung gagawin niya. Dahil medyo mataas yung tawag dito, mataas yung substrate na ginawa ko. So, ayan. Ito yung ginawa niya. Bali, kung ilang inch to, mga 3 inch lang naman yung substrate. Pero, ayan, gumawa siya ng tunnel dito.
O yan, oh. Pinataas niya yung lupa, then pinasinaputan niya, and then yun, gumawa siya ng tunnel hanggang dun sa ilalim. So ayun, siguro ganun din yung gagawin nitong ating kaprereyana. Okay na kaya to? Isang takal pa, and then okay na. Yan. So yung isa naman, yan, medyo mabilis lang tayo mag-rehouse eh. Simpleng setup lang lagi. Yan. So tamang-tama lang itong moisture ng ating substrate. So hindi lahat siya basa. So mix siya. Medyo dry and medyo basa yung iba. So tama lang. So hindi na natin yan lalagyan ng tawag dito. Hindi natin tutubigan or isprayan ng madami. Kasi gusto ng mga baboons ay more on dry side sila. Yan, galing to ng ano to kasi itong mga to eh, South Africa. Yung ating amber baboon or Cape Capper tarantula. So yun yata yung kanyang common name. And then ano pa ba? So lagyan natin siya ng mga konting dekorasyon lang or mapag-angkoran lang ng kanyang sapot. Yan. Teka, parang kulang pa itong isa. Yan. So yan, siguro gagawa din ng tunnel. Itong isa, lagyan natin dito. Yan. And, yan. So ganyan lang yung setup. Simple lang, ha? Basta meron lang siyang mapag-angkoran. O kaya, yan, bahala na siyang gumawa ng ano dyan, ng kanyang tunnel. Kung gusto niya mag-hukay, ito meron pang isa. Paano ba to? So yan, ganyan na lang. Simple lang, bahala na sila. Bahala na sila kung anong design ang gusto nilang gawin sa kanilang bahay. Kaya kung medyo tayo natin ng konti. Yan. So ganyan lang yung setup natin sa kanila. So ano pa ba kulang? So yung nahanap ko pala kanina pang water dish ay sobrang laki. Yan o, kapag nilagay ko dyan. Ang laki, kaya yun, naghanap pa ako. Nakakuha naman ako ng medyo maliit. So ayan. Normally talaga sa baboons, hindi ako naglalagay ng water dish. So eto, ginupit ko na lang. Pero this time, yan. Dahil, yun nga, sobrang umiinit dito sa ating room. So kailangan nila ng dagdag moisture ng konti or may maiinom sila. So yun na, lagyan na natin ng tubig. So yan. So water dish lang, pero hindi na natin i-sprayan yung kanilang enclosure dahil medyo moist na yung kanilang substrate. And then ngayon, ilipat na natin yung ating mga naggagandahang mga Harpactera capreriana. Ayan, lipat na natin itong ating ano. So yun o, lahat yan naka-records yung mga molds nila. So itong isa, N8 na. Pero medyo maliit pa siya ng konti compared sa isa, no, yung pinakita ko kanina. So ayan. Grabe, lumalaban pa. So, natutuwa ako kasi nagkaroon na ulit ako nito. Konti na lang, adult na sila. And siguro sasakto naman dun sa ating mga sa ating dalawang males. Yan. So yan. So ngayon wala akong gamit na paintbrush, no? Yung ating mga keyboard warrior diyan. Sasabihin niyo kawawa dahil ginamitan ko nito. Hindi naman sila nasasaktan, mga lords. So yun, no? Sobrang ganda, grabe. So mamaya try natin na bigyan ng pagkain. Pero bago 'yan, saraduhan muna natin. At baka saraduhan pa 'to ng iba. Yan, lipat natin naman yung isa. So yan, next. So ito yung next natin, no? Mas malaki siya compared sa isa, pero as record ay N7 pa lang siya. And ito, medyo lighter color yung kanyang pagka-gold
compared doon sa isa, no, medyo dark. At maitim-itim. More on gray siya. Ayan. Tingnan natin dito. Yun, no. Sobrang ganda, mga lods. So, isa to sa isang pinaka-favorite ko talaga na harpak tira. Yan. So, ngayon, yan. Medyo malaki-laki na yung kanilang enclosure. Yan. Grabe, oh. Sobrang ganda. Wow. Nakaka-in love, mga lods. Isang gusto ko talaga to. So, ayan na sila, mga lods. Ini-explore na nila. Ini-enjoy na nila yung kanilang bagong enclosure. Angas nito, oh. Bigyan nga natin siya ng pagkain. Tingnan natin kung may takedown dito. So, ayan. Meron ako ditong crickets. Adult na crickets. Yun, oh. Grabe, oh. Nice. So, bibigyan ko pa ng isa. Uy, nalaglag sa tubig. Natanggal pa yung paa. Ayun. Grabe. Para siyang nangisda. Malupit. Kaso, yun, oh, nalaglag yung paa. Tanggalin ko kasi, ano to, mabubulok to dyan. So, yun, nice. Grabe. Ganda niyan, mga lods. I like it. So, tingnan naman natin itong isa. Itong isa, ayan, oh. Gala ng gala, eh. So, itong isa, bigyan natin to, mga lods. Cricket din, syempre. Boom! Grabe! Nilukso niya, oh. Forma. Napakaganda. Gold na gold. So, syempre, dalawa din ibibigay natin dyan. Bigyan pa natin ang isa. Ayan, oh. Grabe, no? Nilukso niya yung isa, eh. Ayun, ayun, lumukso na nga yung isa. Tumakas. Wala na, bye-bye cricket. Hindi ko na nakita. Nawala na. So, ito. Isa lang yung nakain niya kasi yung pangalawa, tumakas. And ito naman yung isa, andun pa rin. You know? Very nice. So, yun, hanggang dito na lang muna, mga lods. Pero bago yon, bago natin tapusin itong video na to, shoutout muna kay Sir Rafael Bautista at kay Sir Mac Gerald Biado from Zambales. Yun, oh, maraming maraming salamat po. Maraming salamat, mga lods, dahil muli nyo na naman akong sinamahan ngayong araw na to sa ating rehousing netong dalawang Harpak Tira Capreriana, and soon sana may breed natin sila. So yun, mga lods, maraming maraming salamat. Ingat kayong lahat. Bye!